ito ay kwento ng ating graduate naman ng Barista, NC2. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ano ang kanyang napagdaanan? Bakit ito ang napili niyang programa? At kumusta na siya ngayon? Paano nakatulong ang skills na ibinigay ng TESDA Women's Center sa kanya at sa kanyang pamilya? So here is the story of Elisa Camara. Atin siyang pakinggan sa kanyang kwento. Married with 4 grown children. Nagtapos po ako ng Barista NC2 sa TESDA Women's Center noong July 2021. Wow. Thank you. Thank you, Ma'am Elisa. Can you tell us po ano ang nakapagpamotivate sa inyo para mag-enroll at tapusin ang Barista NC2 program? Yes po. Just want to give you a little background before I took the course in TESDA po. So, ako po ay nasa mid-50s na. So, hindi madaling maghanap ng work. Kaya gumagawa ako ng iba't ibang paraan para magkaroon ng additional income. So, I work as a call center agent, caterer, nagbenta ng mga food products while serving in a Christian church. Naisipan ko po, bakit hindi ako magbukas ng sarili kong coffee shop na sa labas ng bahay? Pero paano? Due to lack of knowledge, so I asked God for wisdom. When I heard of TESDA, na-impress po ako sa bigla nilang sagot. So, yun po, nagtuloy-tuloy na ako. Yung training po namin naging online. So, halos 2 taon po pong binuno bago po kami nagkaroon ng hands-on training. So, tagal. Pero ako po, ayoko mawala enthusiasm ko. This is my passion. Naging kalakasan ko po yun. Blessed po ako with the TESDA. Naging certified barista po ako. Salamat po sa trainer namin, si Ma'am Maribel Dumalaga, na siyang tumulong sa akin para matutunan ang bawat skill to earn and acknowledge yung skills. Ang ganda po ng program na nagbigay sa akin ng courage and confidence na makipag-compete to other competitors. My first customers are my family and relatives. Ayan po, nagkaroon po ako ng business. Online pa lang po. Gusto ko po magkaroon ng physical store. Nakakilala po sa akin na talagang sinusubok po nila yung kape ko. And they will congratulate me and recommend it to sa kanilang family, friends, neighbors. At maging sa Facebook, YouTube, at Instagram. I feel so confident na magbubloom po ito. Last September lang po ako nag-start at nakita ko po yung ganda ng progression in my business online. And now I'm ready to open the store, the coffee shop, outside of the house or maybe dito lang po sa community namin. And I'm sure kahit marami akong competitors, kahit kanto-kanto meron na, okay lang po yun. Kasi ang nakikita ko dito, hindi ako nawawala. I will not fail. I encourage you to enroll in any TESDA course kasi ang TESDA po has been my starter to fulfill my dream and made me for the better. Kaya don't give up. God has a plan and purpose. Plans to give you hope and a future. So all it takes is to ask God for your dream. Believe that God will honor your dream. Yeah. Thank you. Thank you so much, Ma'am Elisa, for those messages of the encouragement and inspiring words din po. Our pleasure na kayo po ay ma-interview for this success story portion of our webinar. Salamat po. Thank you so much, TESDA. So, you can freely give your comments on kung kakilala niyo siya, kung ikaw ay barista trainee namin, kindly give your reaction as well in the chat box and share to us alin sa kwento niya ang nakamotivate niya sa'yo. I am seeing a lot of hearts and other reactions na talaga natutuwa sa mga kwentong ito. Napaka sarap pakinggan, ano, ang kanilang mga kwento ng perseverance. So, let me share. Let me just check the chat box first.
and acknowledge yung mga nabigay ng reaction. Ayan, napakarami na. Sa driving ito, ayan. Sabi ni Christina Garo, congrats daw, Ms. Elisa. Congratulations. Bread and pastry production, inspiring. Sabi ni housekeeping NC2, Ms. Rowena. Napakaraming hearts. Thank you so much. Sabi ni Elaine Candelaro, determinado. Ma'am Elisa. Ayan. Imagine, she waited about 2 years bago magkaroon ng hands-on training because of the pandemic. Ang sabi niya, enthusiasm. Yung bagay na nagpapasaya sa'yo, yun ang nakapag-motivate sa kanya na maghintay at magpatuloy. Hanggang sa ngayon, we have less restrictions at certified barista na rin siya. Sabi ni Marcus Valderas, nakaka-relate. Tinutunayan niya na hindi hadlang ang pagkakaroon ng pag-mature pa ng edad. Tama po yan. Tama. Lalo na kung passion mo to. And you feel enthusiastic. Napakasaya. Sharon Perez, inspiring story. Roselle Marie Manjola, sabi niya, looking forward to the soon minimalist cafe ni Ma'am Melissa. Wow. Yes. Yan. And a lot of reactions pa. So, what else? Yan. Hindi sa edad na susukat, sabi ni Gemma, ang estado ng pag-aaral, kung may pangarap ka, susubok ka. Yan. And lastly, sabi niyo further and as krate, passion sa ginagawa at iwala sa sarili, the keyword to be successful in life, especially faith to God. Everything will go into place. Maganda yung bahagi po na yun, ano? We can be very busy sa ilang pangarap natin, ilang mga activities natin, but we should not forget that the most important thing, syempre, aside from our family, our spirituality. Ano? So, ayan. Marami pang mga comments, and I hope that kung connected si Ma'am Elisa ngayon, she can read the comments that sa pagpapasalamat ayan, sa mga mula sa mga participants natin sa ating village, right? Okay, so again, we would love to feature many more success stories. Mali natin ang bagong nag-graduate ngayon, kayo naman ang aming ma-interview at ma-share nyo ang experiences and success stories. We are looking forward to that and we're excited sa bagong mga kwento ng her story natin.